Sila ay itinuturing na the second largest land animal on Earth. Sila ay malaking herbivorous mammal na kaya nitong manatili sa ilalim ng tubig sa loob ng mahabang panahon. Pero bago nating pag-usapan yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka pa sa future upload natin. Ano pang hinihintay mo? Let's go! Ang mga hippopotamus ay malalaki. Sila ay semi-aquatic mammal. Mayroon silang haba ng katawan sa pagitan ng 2.7 at 3.5 meters. Sila ay may mahabang buntot na humigit kumulang na 56 centimeters na kung titimbangin ay nandyan sa pagitan ng 1.4 at 3.2 tonelada. Sila ay malalaki at mabibigat na mga hayop at may katawan na maikli, stumpy legs na may mga daliri ng paa sa web. Malalaki ang kanilang ulo na may malaking panga na may gapi na 150 degrees at naglalaman ang mga ito ng malaki at matulis na ngipin. Ang kanilang buntot ay maikli na may tuktok sa dulo at ang kanilang mga katawan ay halos walang buhok. Ang mga butas ng kanilang ilong, mata at tenga ay nakalagay sa tuktok ng kanilang ulo. Ito ay upang sila ay makahinga kapag sila ay lumulubog. Sumisisid sila sa ilalim ng tubig at nakakaya nilang isara ang kanilang mga butas ng ilong at tenga. Ito ay upang maiwasan ang pagpasok ng tubig. Sila ay may kulay abo at kayumanggi. At ang ilalim na bahagi ng kanilang balat ay kulay rosas. Ang kanilang balat ay binubuo ng isang manipis na outer layer na mabilis na matuyo at sensitibo sa mga kagat na mga peste, habang ang inner layer ay hanggang sa 3.5 cm ang kapal at ginawa mula sa isang siksik na banig ng mga hibla na napakalakas. At upang maiwasan ang pag-crack ng kanilang balat ay kailangan nilang mabasa ng tubig o putik. Meron din silang special mucus producing skin glands. At ang glands na ito ay naglalabas ng pink fluid na makatutulong upang mapanatili ang kanilang balat na basa at makatutulong din na maiwasan ang infections at sunog ng araw. At sila ay nakalalangoy din at naglalakad sa ilalim ng tubig. At ang mga ito ay napakabilis tumakbo sa lupa na may bilis sa pagitan ng 30 at 50 km per hour. Ngunit mapapanatili lamang nila ito sa loob ng ilang daang metro. Habang ang mga matatanda ay kayang manatili sa ilalim ng tubig ng higit sa 5 minuto. At nakatutulog sila sa ilalim ng tubig at tumataas lamang sa ibabaw upang huminga at pagkatapos ay muling lumubog hanggang sa hindi na magising. Sila ay nakikipag-usap din sa isa't isa na gamit lamang ang kanilang deep rumbles at grunting sound. Sila ay matatagpuan sa kanluran, gitnang, silangan at timog ng Afrika at ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pag-ikot sa mga ilog at lawa. At sa gabi ay kumakain sila sa mga damuhan. At sa araw, ang mga babae at ang kanilang mga anak ay nananatili sa grupo ng pamilya na binubuo sa pagitan ng 10 at 20 mga individual. Ngunit pagdating ng gabi, sila ay nag-iisa na lamang. Sila ay kumakain ng mga damo at kumakain sila ng humigit kumulang 40 kilograms ng damo bawat gabi. Sa panahon ng pagbubuntis, ang mga hippo ay nagbubuntis ng hanggang 240 days at nanganganak ng isang calf na may bigat sa pagitan ng 25 at 45 kilograms. Sila ay nalulutas sa edad na 6 hanggang 8 buwan.
Ngunit mananatili sila kasama ng kanilang ina para sa karagdagang 5 hanggang 8 taon. Sila ay dumarami anumang oras sa 1 taon. At madalas silang mag-asawa at manganak kahit na lumulubog sa tubig. Ang mga babaeng may sapat na gulang ay unang manganganak kapag sila ay nasa edad na 10 taong gulang. Sila ay nabubuhay ng hanggang 40 years sa wild. At may posibilidad silang mabuhay ng mas matagal at maaaring umabot ng hanggang 50 years old sa captivity. Ang mga tao ang pangunahing banta sa mga hippos na may sapat na gulang, ngunit ang mga batang hippos ay maaaring atakihin ng mga leon at crocodile. Walang mga subspecies ang mga hippo. Ang pangalang Hippopotamus ay nagmula sa sinaunang Greek na ang ibig sabihin ay river horse. At ito rin ay madalas na tinatawag sa shortcut niyang pangalan na hippo. At sila ay kilala rin na umaatake sa mga tao, na kung sa palagay nila ito ay banta. Ang isang pangkat ng hippos ay kilala bilang isang pod, herd, skull or blout. At sila ay isa lamang sa 2 nabubuhay na species in the Hippopotamidae family. At ang iba pa ay ang mas maliit na Pygmy Hippopotamus. At iyan ang kwento at buhay ng mga Hippopotamus. At kung nagustuhan nyo ang video na kagaya nito, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pwede ka ring mag-comment sa mga gusto mong sabihin sa video na ito. Kaya hanggang dito na lang, salamat at paalam!